Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Hello mga kapatid, welcome back ulit dito sa ating YouTube channel. Kumusta po kayo? Mga kapatid, good morning sa inyong lahat. Update ko lang kayo, ano, at may bagong update dito sa ating mga OFW kung paano po tayo makakuha ng International Certificate for Vaccination. Ayan, ito nga yung kinakailangan ngayon ng halimbawa papunta po kayo ng Hong Kong or sa mga ibang bansa rin mga kapatid na nagre-record nito. So pwede na po tayong kumuha at nandito po ang procedure kung ano po yung mga requirements na rin. Okay, mga kapatid, sa inyong Facebook, mga kapatid, sinasuggest ko po na i-like nyo po itong OWA, Overseas Worker Helper, sa nakikita nyo sa ating screen ngayon. Kasi dito po nilalabas lahat ng mga bagong update tungkol dito sa ating OWA. Ano, at shoutout muna kay Ma'am Mocha Ozon. Maraming salamat po, Ma'am Mocha Ozon, sa pag-share nito sa inyong... kasi nakapalo po tayo kay Ma'am Mocha Ozon. So... lahat po ng mga bagong update na update tayo. So, share na lang natin. So, ang una mga kapatid, ano? Ayan, oh, nababasa natin, kabayan na rito ang proseso ng pagkuha ng International Certificate of Vaccination o Yellow Card para sa mga OFW. Ang una dito mga kapatid, ano? For agency hired, OAC. Ayan, so, for balik mang gagawa, Certificate of Exemption to OAC. Additional documents, flight, initiary, passport. May nakalagay dito mga kapatid sa baba. OFW with confirmed flight booking will be prioritized. Yan, kung may mga ticket na raw kayo, mas priority kayo mga kapatid na makakuha nitong yellow card na to o yellow passport na tinatawag. Okay? At dito nga, are you an OFW with an OAC? Kung meron kayong OAC mga kapatid, send these other documents to OFWI. Lakihan natin ng konti. icbapplication@gmail.com. Pag nasend nyo na po yan, lagay nyo po yung subject. Doon po kasi may mga, pag nag-email kayo, may mga subject doon, di ba, na ilalagay. So, ilalagay nyo po with subject as OFW ICB application. Sunod po nun, BOQ personnel will validate your documents once found true and correct. BOQ personnel will send a payment link for August 28, 2021 appointment. Ayan, kung ang inyong pong dokumento ay totoo at hindi peke, ayan, at magsisend po ng link yung BOQ para doon po kayo magbabayad. Ayan, tapos ang susunod pong proseso, once paid, you will be received an SMS email confirmation of your appointment. So, makaka-receive na po kayo ng text at syempre ang inyong email. Mga kapatid, may video tayong ginawa dito kung paano po mag-register dito sa BOQ. Ha? So, check nyo na lang po yung ating mga video dyan sa baba. Tapos, meron dito, once nakapagbayad na po kayo, meron po dito, if you did not receive an SMS email, you can check your appointment status at ito yung link na to, ilalagay natin sa baba dyan mga kapatid. Para i-click nyo na lang. You can also reach us via following channel. Pwede nyo rin silang makontakt dito sa Facebook at BOQ Booking Support. Meron din sila ditong telephone number na pwede nyo tawagan. At syempre, meron din silang cellphone number na nakalagay. Okay, so yun lang muna mga kapatid. Ano? Maraming salamat sa inyong panonood at God bless po sa inyong lahat. Syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. At i-hit yung notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga videos na in-upload. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Peace.